Hi guys! Mga kanigosyo, Kasensya Ka Familia! Magandang araw sa inyo. Kamusta po kayo guys? Napakaganda na pag-uusapan natin ito. Mag-uusapan natin ngayon ay yung mga OFW or buhay OFW. Alam naman natin na ako isang ex-OFW. Baka kayo nanonood niyo na isa rin na OFW, dating OFW. Baka may kapatid, may pinsan, kamag-anak, ama, ina na OFW or may mga kakilala ng OFW. Alam nyo, sabi nga nila yung mga OFW natin, sila ay parang mga bayani. Kasi imagine nyo, sila ay umaalis ng bansa natin for a greener pasture. Kaya nga, para maghanap ng maghanap buhay, iiwan yung mga mahal sa buhay, sakripisyo talaga. Sabi ko nga noon, nung nandun tayo sa nung bansa, tuwing piyesta, Pasko, may okasyon. Kung piyesta ay inuman sa Pilipinas, sinasabayan din namin ng pag-iinom sa ibang bansa para makaaliw o makaalis ng homesick. Alam naman natin, pag magpapasko, talaga namang mas mabuti nga ngayon dahil may mga Facebook na marami nang pwedeng pagkakita. Madali na yung mga video ngayon, pwede na mga video call. Unlike before, letter lang, noong una, tawag lang, sulat lang, noong una nga, voice tape pa nga. Pero, ngayon, napakadali na. So, pag-usapan natin kung ikaw ay isang OFW, kung kayo ay may mga kamag-anak, kakilala na OFW, mas napanoodin natin to hanggang katapusan. In the event na sa hindi natin inaasang pagkakataon, bigla kayong napauwi or umuwi ng Pilipinas. For example, nung pandemic, lalong napakahirap ng pandemic, yung nangyari sa pandemic, kasi napakaraming tao sa ibang bansa na nawala ng trabaho, pero nasa ibang bansa. Imagine mo, walang trabaho, walang pera, pero nasa ibang bansa. O sa kukuha ng pagkain, hirap lumabas. So huwag naman sabihin natin na magkaroon ulit ng isang ganun, paano? Pero, let's say, bigla kang napauwi sa dahilan, pwedeng sabihin natin na nagkasakit ka, may nagkasakit, or merong event na nangyari sa Pilipinas, or dun sa bansa mo pinagtatrabahuan, may mga gera, or may nangyari, bigla kang napauwi. Ang tanong, sa hindi inaasahang pagkakataon, pinauwi ka, o magimpake ka, ang flight nyo ay mamayang gabi, or bukas ng umaga. Ang tanong, meron ka bang pera na may uwi? Ready ka ba? May savings ka ba sa Pilipinas? May investment ka ba sa Pilipinas? May negosyo ka ba sa Pilipinas na uuwian? May tatrabahuin ka ba? May money negosyo ka ba? Isang tanong or mga tanong ito na dapat ninyong unawain, na dapat yung tandaan, dapat sa mga OFW natin na mag-ipon. Sabi nga nila, hindi habang buhay ay malakas, hindi habang buhay ay malaki ang sweldo, hindi habang buhay ay makakapagpadala tayo sa Pilipinas, hindi, sabi nga, hindi araw-araw ay fiesta. So, ano ang sagot ninyo doon sa mga tanong na sinabi ko? May pera ba kayong may uwi? May naipon ba kayo? May savings ba kayo sa Pilipinas? May investment ba kayo sa Pilipinas? May negosyo pa kayo sa Pilipinas? So gusto ko mag-isip kayo. Ito po ay para sa inyo. Sa mga may pamilya na nasa ibang bansa naman, nawahan niyo sila. Tulungan niyo silang makaipon. Tulungan niyo silang magkaroon ng investment sa Pilipinas. Kasi marami akong nakita ng mga ex-OFW na wala, parang balik na lang ulit sa trabaho nila before. Kung ano yung kanilang trabaho before sila umalis, nandun pa rin. Yung bahay, ganun pa rin. Hirap pa rin. Nakakaawa. May mga iba na 10 taon. Marami akong kilala guys sa ibang bansa na almost 30 years na sa ibang bansa. Pero, hindi pa rin alam kung kailan magpa-for good. Hindi pa rin alam kung paano mabubuhay. Hindi pa rin alam na, sabi nako, wala pa rin akong naipon. Nung naipon ko lang ay ugat. So, ang payo ko sa inyo, mga OFW, mag-ipon,
mag-utay-utay, halimbawa kung kayo natatakot pa manegosyo, mag-utay-utay na bumili ng lupa, bahay or kung ano man. Pero mas maganda para sa akin kung may mabibili kayong lupa, lalong napakaganda yun para pwedeng taniman, pwedeng pagkalagaan ng hayop. Para pag kayo ay nagretiro, kayo ay umuwi, meron kayong lupa, meron kayong na-invest. Pwede rin yung sasakyan, pero kung pagkakakitaan, pero kung kayo nasa ibang bansa, bibili kayo ng sasakyan, malalaspag lang yan, hindi naman yan tutulong sa pagkakakitaan, wala rin. Para sa akin, yung mga bagay na pwede niyong bilhin, kung kayo makapag-invest ng gold, kung makapag-savings kayo, napakaganda. Yung mga nasa Saudi, sabi nga nila, mag-invest tayo ng Saudi gold, then pwede nating uwi, pero uingatan. Pwede rin namang pera, pero para sa akin, alam nyo, ang pera, madali rin utangin, madali rin gastusin. Kung tayo may lupa, at the same time, siyempre, nag-ipon-ipon, napakaganda. So, guys, ako man ay matagal din sa ibang bansa, pero ang pwede kong may pagmalaki, nung ako'y nasa ibang bansa, nagpa-open ako ng mga boutique dito sa Pilipinas, marami akong pwesto, then nakabili ako ng ilang sasakyan, then may mga lupa akong nabili, may mga investment akong nabili. Noong, guys, tinamaan ako ng homesick. Nung tinamaan ako talaga ng sobra-sobra na yung homesick ko, sobra-sobra na gusto ko na talagang umuwi, gusto ko na makita ang pamilya ko. Sobra ko nang na-miss yung Pilipinas. Talagang walang kaplano-plano. Nag-book tayo. The following day, umuwi tayo. Bumalik lang tayo ng Pilipinas, para ng ibang bansa, ng Thailand, para ayusin yung mga gamit natin, yung mga naiwan natin. Pero guys, ako, honestly, sana maka-inspire, malaksang loob kong umuwi. Bakit? May pera ako na iuwi, may savings ako, pero higit sa lahat, hindi rin yung savings ha, higit sa lahat, marami akong negosyo na naipundar, malakas ang loob ko na kahit umuwi ako ng Pilipinas, siguro kahit hindi muna ako magtrabaho, okay lang, dahil may mga, meron tayong bumibiyaheng van, may mga babuyan tayo, may lupa tayo, may mga lupa tayo na bili, at may mga shop tayo na na-open, may stores tayo, meron tayong 7 yung pwesto natin that time, naging 9 pa nga pala, sorry, 9 yung pwesto natin na meron tayong boutique, 9 yung pwesto natin, and then of course yun nga, may pera tayo, pero hindi rin man tayo, nung pagdumating tayo, nagtayo rin tayo ng ilang negosyo na tayo yung humandel. Hindi na natin pinakaelman yung ibang negosyo natin kasi may mga naghahandel naman doon, because ako ay nag-open ako ng akin ng mga negosyo, marami tayong negosyo hanggang sa awa ng Diyos, mayroon talaga tayong negosyo na, ika nga, sabi natin, nag-boom until now, negosyo pa rin yun. So, napalaki talaga natin na nakilala, sumigat. So, ako, ang payo ko sa inyo, naaawa ako dun sa nakita ko na nanay na inaapi ng mga anak. Ang napakatagal niya sa ibang bansa. Pag dumating, wala nang silbi, may sakit, wala nang trabaho, hindi na inaalagaan, kinakawawa ng pamilya. Ayaw kong nangyari sa inyo yan. Sabi nga nila, alam mo, pag daw ang tumanda ay mapera, pinag-aagawan. Pag daw naman walang pera, pinagpapasahan. So, napakasakit na katotohanan na aaminin natin na may mga kapamilya tayo, na mahal lang tayo, mahalagad sila sa atin noong kapag tayo ay napapakinabangan, kapag tayo may pera, pag may nakita sila. Pero pag wala na, nakakaawa na. Parang hindi natin kilala. Para bang pag pumunta sa kanila, yung dating is ang bangga mo. Ako meron, pero pag wala, nakakaawa. So, sana kayo man ay maging malakas ang loob na uuwi. May mga negosyo, guys, mga OFW natin, may mga negosyo na pwede niyong gawin kahit kayo ay nasa ibang bansa. So, may vlog tayo na susunod. Itong mga vlog na ito, mga negosyong pwedeng gawin ng isang OFW. Kahit ikaw ay wala sa Pilipinas, pwede mong gawin. So, mag-feature din tayo ng mga negosyo, ng mga farm na ini-invest ng isang mga OFW na nasa kasunod, nasa mong bansa pa rin, na ipapakita natin na kahit ang may-ari nito ay nasa mong bansa, pero sipin nyo, boom or successful itong business nito. Papakita tayo, mag-feature tayo ng gantong mga negosyo para kayo guys ay
ma-inspire. Ayaw kong makakita ng ganun na dating OFW. Meron din ako guys kilala na elementary pa lang ako. Nasa Italy na. More than 34 or 35 years sa Italy. Kaya lang napauwi. Alam niyo kung bakit? Nagkasakit. Walang mag-aalaga doon. Kulang na lang ipunta ng mga anak doon at alagaan. Pero sa kabutihang palad, mayroong nagmagandang loob na umuwi, nakasama sa pag-uwi ni Hadid. Nandito na ngayon, matanda na. Nag-retiro na, hindi na makakapunta ng Italy. Sayang daw yung retirement, hindi na makukuha. Pero ngayon, okay, naipagawa yung bahay, pero pagdating sa mga negosyo, wala. Pagdating sa mga lupa or na-invest, wala. So, sana ang mga OFW natin ay maging matalino. Magtira kayo para sa sarili ninyo. Mahalin ang sarili. Alam ko, mahal natin ang pamilya natin, ang kapatid. Shout out kay Macy's, aking best friend na para ko ng kapatid. Taga Bulacan. Mahalin ang sarili. Hindi darating yung time. Nagkakaedad na nga tayo. Pero dapat ay may naipo na tayo. Dapat may na-invest tayo. This time, sarili naman natin. Hindi naman puros pamilya. Yung ibang pamilya natin, mas malalakas pa sa atin. Mas malakas pa ang katawan sa atin. Mas bata. Mas may kakayanan na magsumikap. May mas kakayanan na magtrabaho. So, hindi tayo asenso. Ganun tayo. So, again, OFW, ramdam ko kayo. Imagine nyo, merong iba na more than half of their lives ay itinigil na sa ibang bansa. Uuwi ng Pilipinas, hindi nakilala yung mga tao, may mga namatay na kamag-anak or kapamilya na hindi na nakita. Ibang-iba na yung mga lugar na pag-iwanan na. Nakakawa. So, sana mga OFW, maging successful tayo. Sana maging matalino tayo. Sana mag-ipon tayo para sa sarili natin. Hindi lang puro rin naman sa pamilya. So, please share yung video to. Please share yung vlog na to. Sana maka-inspire. Sana makagising. Sana lahat ng mga job nyo, magplano tayo. Mag-ipon, magplano. Kailan ako uwi ako ng gantong taon, ito yung gagawin ko. Or pag-uwi ko, gusto ko may ganito na ako. Gusto ko ganito. So, hindi masama. Dapat magplano tayo. So, mga negosyo, kasi sa kapamilya, tayo po ay nag-care. Okay? Kasi ayaw ko mapatulad kayo dun sa ibang nabalta or nakikita natin na ganun yung nangyari sa buhay nila. Umuwi na tayo, mag-ipon tayo, umuwi na tayo, masarap ang kasama ang pamilya, masarap sa Pilipinas. Okay? Life is short. Kinakailangan i-enjoy na lang natin, umuwi tayo, kasama ang pamilya natin. So mga kanikosyo, kasi sa kapamilya, maraming salamat. God bless. Kita kasi po tayo sa susunod nating video or vlog. God bless po. Keep safe po. Bye-bye po.